Good morning mga kamoto vlog. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamayamang munisipalidad sa Tarlac. Ito ay ang bayan ng Capas na itinuturing na tourism capital ng probinsya dahil sa mga magandang tanawin na dinadayo rito taon-taon. Dalawang tourist spot ang pupuntahan natin. Unahin natin yung Capas Shrine. Isa itong makasaysayang lugar dito sa Capas dahil dito nagtapos ang death march. May bayad na 20 pesos bawat tao. Tingnan natin kung masusulit natin. Hindi tayo pwedeng dumando sa gitna, kaya dito tayo iikot. Maganda ang Capas National Shrine, lalo na doon sa mga nature lover. Maraming puno dito. Ito nga pala yung defense hall. Nandito yung museum kung saan nakalagak yung mga memorabilia ng mga sundalo noong World War II. Ito naman yung boxcar. Ito yung pinagsakyan sa mga sundalo mula San Fernando hanggang Santo Domingo. Siniksik sila dyan. Sa kawalan ng hangin, marami sa kanila ang namatay. Yan ang obelisk, ang focal center ng shrine. Nakatayo siya sa mismong mass grave or libingan ng mga sundalo noong World War II. Humigit kumulang 33,000 na sundalo ang nakalibing dito. Nasa 25,000 na Pilipino at 6,000 na Amerikano. Yung mga pangalan nila nakasulat dyan sa memorial wall sa paligid ng obelisk. Doon sa mga nakarating dito ng buhay, karamihan sa kanila namatay sa gutom at sakit. Yung iba naman ay nagtangkang tumakas, binaril, sinaksak ng bayoneta at karamihan pinugutan pa ng ulo. Sana'y matuto tayo sa aral ng kasaysayan, walang nananalo sa digmaan. Ang Capas National Shrine ay binubuo ng 54 hectares ng parkland. 35 hectares nito ay tinamnan ng mga puno para i-represent yung mga sundalo na namatay para sa ating kasarinlan. Sa may likurang bahagi ng obelisk ay may makikita pa tayong mini park. Bago tayo makarating doon, tatawid tayo sa isang hanging bridge. Maganda to sa mga mahilig sa adventure. Pwede ang picnic at saka camping dito. Try nyong tumawid dito sa hanging bridge. Sigurado mag-enjoy kayo dahil umuubo siya habang naglalakad kayo. Habang binibilisan nyo, lalong lumalakas yung pagyugyug ng tulay. Kaya masaya. Sunod naman na pupuntahan natin ay ang New Clark City. Di kalayuan mula sa National Shrine. Tatlo ang gate nito pero ang pinakamalapit ay ang nasa Barrio Camatis. Dito tayo papasok mga kamoto vlog. Yan ang New Clark City. Dalawang taon din siyang isinara sa publiko dahil sa COVID-19 pandemic. Muling binuksan noong May 20. Tinatawag na rin ito ngayon na National Government Administrative Center. Pag-aari ito ng BCDA or Bases Conversion and Development Authority. Sila yung nagpatayo ng sports hub dito. Isa sa ipinagmamalaking sports facility dito ay ang Aquatic Center. Ginastosan ito ng 2 billion pesos. Ginagamit ito ngayon na training facility para sa ating mga future champions sa swimming. Ito ginanap ang 38th SEA Games Aquatics Competition at nakatakdang gawin dito yung 2023 Asian Swimming Championship. Yan naman yung mga condominium units na tinirahan ng mga delegates sa 2019 SEA Games. Ang pinakasentro ng New Clark City Sports Hub ay ang Athletic Stadium. Sa harapan nito ay makikita ang pamosong giant cauldron na ginastosan ng 50 million pesos. Ang Athletic Stadium naman ay pinaglaanan ng 4 billion.
kasama yung warm up track oval sa harapan nito. World class ang athletic stadium na to, mga kamoto vlog. Try nating ikutin. Grabe ang luwang nito, mga kamoto vlog. Napakalinis, halatang well maintained. Dito pala ginawa ang 29th SEA Games closing ceremony, pati na rin yung mga games sa athletics. Tanaw mula dito ang obelisk sa National Shrine, kung makikita nyo. Sa pag-ikot pa lang natin, naalo na tayo. 5 minutes bago natin naikot yung kabuuan ng stadium. Nakasakay tayo ng motorsiklo. Siguro kung lalakarin mo to, abutin ka ng mga isang oras bago mo maikot. Tara guys, pasok tayo. Tingnan natin yung loob ng athletic stadium. Wow, grabe ang ganda. Hawig ang disenyo nito sa crater ng pinatubo. Meron itong 20,000 seating capacity. Gumagamit ito ng advanced technology ng RFID para ma-measure yung distance ng mga athletes habang nasa loob sila ng stadium. Sana ay nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin, mga kamoto vlog. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Thank you for watching. See you again next time. Shoutout po sa mga kaibigan natin na hunters, vloggers, sa mga members and officers ng Team Zombie, especially to Sir Meryl Ventura and Ma'am Violi Lopez, pati na rin po kay Ma'am Princess Preya. Ingat po tayong lahat. Thank you very much po.